Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ngayon naman po ay ibabahagi ko ang isang karanasan, isang kwento na naman na may nagtanong sa akin, Kuya, ano ba yung sinasabi mo palaging a new way of being church o pagpapanibago ng simbahan? Kagagawan mo ba yan? O hindi po. Hindi ko po ito kagagawan. Ito po ay isang direksyon ng simbahan na kung saan pinag-uusapan ang mga terminong simbahan. Noong 1961 ay nagkaroon ng isang pagpupulong ng malaking pag-uusap, asimbliya, ang mga obispo, mga kardinal, at mga ang papa, at pinag-usapan nila ang tungkol sa terminong simbahan. At doon, malaki ang naging ambag nito sa pagpapanibago ng simbahan. Halimbawa, ang pagkaintindi lang noon ng mga tao, ang simbahan ay yung building na pinagsisimbahan ng mga tao. Kung saan sila pumupunta, nagkakaroon ng liturhiya, nagkakaroon ng mga social activities, mga kumpisal, mga misa, at iba pa. Parang doon lang na pako noon ang terminong simbahan. Pero napakalaking ambag ang Vatican II na sinasabi. Itong Vatican II, sabi ko nga kanina, ay pagpupulong ng mga matataas sa simbahan upang muling sariwain, muling buksan ang katagang simbahan. At maganda po ito dahil dito nagsimula ang mga pagpapanibago ng simbahan. A new way of being church. Ang natatandaan ko sa aking mga pagbasa at mga updating sa simbahan, ang simbahan ay hindi lamang building na ating sinasabi, hindi lamang mga pare at mga madre, kundi ang simbahan ay bayan ng Diyos. Ano ang bayan ng Diyos? Ang bayan ng Diyos ay lahat ng mga tao na nasasakupan ng simbahan, mga Katoliko man yan, hindi Katoliko, mga ibang denominasyon na nasa loob ng inyong vicinity ay tinatawag na simbahan. Bakit hindi lamang napako o nauwi sa Katoliko, kundi naging bukas ito upang pag-usapan ang unang-una, ano ang kalagayan ng tao? Ano ang cultural na dimension ito? Ano ang pang-ekonomiyang kalagayan? At ano pang-political na kalagayan? O ngayon nga, pinag-uusapan na ang well-being ng mga tao. Kaya ang terminong simbahan po, sa matagal na panahon ay naging isang proseso. Hindi ito lang kagagawa ni Kuya Nanding. Ang pagiging simbahan ay lumawak at naging bayan ng Diyos. Hindi lamang ibig sabihin nito ay naandun lang sa parametro ng simbahan mo, jurisdiction mo,
kundi ang simbahan ay merong sinusundan. Ano ang pangarap nito? Kasi merong pangarap ang simbahan. Ano ang misyon nito? At ano ang gustong gawin nito sa mga tao? Sa susunod pong episode ay ibabahagi ko ang mga pagbabago sa simbahan at saan ito nagmula. So, ito po muna si Kuya Nanding M. Nagpapasalamat. At kung meron po kayong mga comments at mga suggestions na nais ninyong malaman, pwede namang makipag-ugnayan sa akin. I-post lang ninyo yung notification bell dyan at magkaroon tayo ng magandang ugnayan. Ito po muli si Kuya Nanding M. Nagpapasalamat at bumabati sa inyo ng magandang araw. Mabuting araw po sa lahat.